Pag-awit ng pambungad na awit. Sa habag ng Panginoon, ang bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Miyerkules, ikatatlumput-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, lalong-lalo na ang personal intention ng Gonzaga siblings, Edna, Evelyn, Graciano, Elisa at Mary. At sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Elisa Evangelista Gonzaga. Maging ang ating mga kapatid na yumao, lalong-lalo na ang mga kaluluwa sa purgatorio, atin din pong isinasama sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awa ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Mga hari,
Pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo ay kaloob ng Panginoon. At ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paparito at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin, ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mahigpit na hahatulan. Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, gaanuman siya kadakila. Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba, kaya't pari-pariho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay ang mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang Diyos ama'y nag-angat, lagi tayong pasalamat, kaysa ng Kanyang anak. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon.
Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at tumiyaw nang Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niyang, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, tumayo sa iyong lakad. Iniligtas ka dahil sa iyong pananalig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Marahil ang katanungan sa atin, sa ating ebanghelyo ngayon, ano ba ang pipiliin natin? Kagalingan o kaligtasan? Ang ating mga panalangin ay minsan ay ganito. Iligtas niyo po kami sa lahat ng anumang karamdaman. Iligtas niyo ang buo kong sambahayan ng anumang sakit. Physically, minsan nakakalimutan natin na mas importante ang kagalingan ng kaluluwa at yun ay ang kasalanan. Pag tayo ay may sakit, pumupunta tayo sa doktor. Pinagsisikapan natin na magamot physically ang ating karamdaman. Subalit minsan, taken for granted natin ang spiritual healing na mas importante. Sa paghingi ng pagkain, hindi naman po masama. Tama naman po, bigyan niyo kami ng aming makakain sa araw-araw. Ayon sa itinuro sa atin ng ating Panginoon, sa Kanyang ibinigay na panalangin. Subalit, inaasam din ba natin ang pagkaing pangkaluluwa, ang Eukaristiya, sa araw-araw? Ito ang lahat ng katanungan na minsan ay napapaisip lang tayo kung ano ang mahalaga at kung ano ang dapat i-prioridad. Kagalingan ba o kaligtasan? May 10 ketungin sa ating ebanghelyo ngayon. Noong sila'y nagmakaawa, ano ang sabi ng ating Panginoon bagamat hindi directly sinabing pinagaling ko na kayo? Ang utos ng ating Panginoon, pumunta kayo sa mga pari, sa mga saserdote at pasuri kayo. At habang nasa daan sila patungo doon sa mga pari o sa mga saserdote, gumaling sila. Napansin ng isa, bumalik ang isa, nagpasalamat at nagpuri sa Diyos sa kagalingan na kanyang nakamtan. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon, hindi ba 10 ang gumaling? Nasaan ang 9? Ito pang Samaritano na dayuhan na hindi sakop sa tinatawag na angkan na pinili ng Diyos ang nagbalik para magpasalamat. At napakaganda nung sinabi ng ating Panginoon, iniligtas ka
dahil sa iyong pananalig. Hindi lang kagalingan ang nakuha ng isang Samaritanong nagbalik, kung hindi pati kaligtasan. Mas pinili niyang bumalik para magpasalamat sa Diyos, subalit ipinagkaloob pa sa Kanya ng ating Panginoon ang kaligtasan, hindi lang kagalingan. Subalit ang Siyam, kontento na sila sa kagalingan. Dahil para sa kanila, mas importante na iproklama ng mga saserdote, ng mga pari, na sila'y pwede nang magmingil, pwede nang sumama sa komunidad dahil wala na silang ketong. Hindi nila binigyan ng priority ang kaligtasan, kung hindi ang kagalingan. Ang sa Samaritano, doble ang kanyang nakuha, kaligtasan at kagalingan. Nawa, ito po ang ating piliin na unahin ang ating pangkaluluwa. Ang kagalingan ay susunod na lamang sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. Amen. Para po sa mga maghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming mapakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, sana, sa kaitaasan,
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sana sa kaitaasan. Kung di kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. Panginoon, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiin rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng loob, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kundi kayang lumuhot yung manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang
at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan, upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa amin palagian, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwar ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ay binibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong-buwan po natin itong ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang mga kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong konting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ika-apat, mat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, maging ang mga tao na mawiwisikan ng banal na tubig na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaon nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.